Hello, magandang araw sa inyo mga kabaro. So ngayon mga kabaro, nagbabalik mga kabaro, Kabaro Channel. So ngayon mga kabaro, may bagong video tayo ngayon. So sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe mga kabaro, please hit the subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin mga kabaro. So ngayon mga kabaro, meron tayong bagong video na gagawin. So ito yung update natin sa ating Ampalaya Farm. So makikita nyo mga kabaro, nandito tayo sa Ampalayahan namin. So ngayon mga kabaro, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ina-apply namin sa Ampalaya plant namin. So ayun mga kabaro. So una mga kabaro, papikita ko muna yung mga bunga nila ngayon mga kabaro. Since naggawa tayo ng video nung una, mga 5 days na yata ang lumipas. So ngayon mga kabaro, ito na yung mga bunga niya. So ipapakita ko sa inyo mga kabaro. So ayan mga kabaro, ito na yung update natin sa Ampalaya Farm natin ngayon. 5 days na lumipas, ito na yung bunga niya mga kabaro. Kung natatandaan yung mga kabaro, hindi pa namumunga yung unang video natin. So ngayon mga kabaro, ito na yung kanilang mga bunga mga kabaro. So ayan. So malaki ang kaibahan nung una kasi mga kabaro, wala pa yung bunga. Ngayon, marami ng bunga. So ngayon mga kabaro, sa video na ito, i-share ko yung mga ginagamit namin, ina-apply namin sa Ampalaya Farm namin mga kabaro. So ngayon mga kabaro, ituturo muna kayo dito sa aming munting farm. So 4,000 na puno ito na Ampalaya mga kabaro. So ayan mga kabaro yung Ampalaya natin. So bukas mga kabaro mag-harvest kami. So gagawa rin tayo ng video kung ilang kilo yung nakuha natin. So ayan mga kabaro. Ayan. So ito mga kabaro, pangalawang harvest na to. Ayan, makita mo mga kabaro. Mapapansin nyo mga kabaro, hanggang sa dulo, puno talaga ng bunga. So ngayon, sa mamaya mga kabaro, isishare ko yung ginagamit namin kung paano paramihin ang bunga at walang sakit yung ampalaya nyo. Ayan mga kabaro. So ayan, tingnan nyo mga kabaro. So sayang mga kabaro, wala tayong drone. Kung meron pa tayong drone, makikita sana lahat tong ano, kung gaano kalaki tong Ampalaya Farm natin. Kaso wala tayong kamera na lumilipad. So ayan mga kabaro. Ipapakilala ko muna itong variety ng ating Ampalaya mga kabaro. So ang variety pa lang ng Ampalaya natin mga kabaro ay Mestiza Ipuan, so East Twist Seed, ano mga kabaro, since 30 years nang lumipas, ito talaga yung ginagawa namin mga kabaro. Ito yung panghanap buhay namin mga kabaro. Ito yung pinagkukuna ng income ng aking tatay mga kabaro. Dito kami nabubuhay mga kabaro. So magbibigay kami ng advice sa inyo mga kabaro, pero hindi po kami expert na magbigay ng advice kasi hindi ito pinag-aralan ng tatay ko. Ito lang po ay based on experience lang po mga kabaro. So almost 30 years na ginagawa namin, ito lang yung ginagawa namin mga kabaro. So kabisado na namin lahat ng mga sakit at ano yung i-apply na abono o insecticide para sa ating Ampalaya mga kabaro. So yun mga kabaro, Mestiza Ipuan yung ating Ampalaya mga kabaro. At ang puno,
ilang puno ito mga kabaro, 4,000 kapuno ito mga kabaro. So malaki-laki to, rin ito mga kabaro. Yun nga mga kabaro. So ngayon mga kabaro, may i-share ako sa inyo na produkto sa Bio Agronica Products. Ito yung dahilan mga kabaro kung bakit maraming bunga yung ating ampalaya mga kabaro at walang sakit. So ang ginagamit nating foliar mga kabaro, ito yung biotonic. So ito yung ginagamit na foliar natin sa ampalaya natin mga kabaro. O, kita nyo naman yung mga resulta ng foliar na biotonic mga kabaro. Napakaganda. Tsaka sa insecticide na mga kabaro, kung meron tayo mga sakit-sakit dyan sa ating mga ampalaya, so Bio-Optimax. So Bio-Optimax yung ginamit namin mga kabaro. Tapos sa fungicide naman mga kabaro, meron tayong Mahika. Mahika yung ginagamit namin. At saka dito naman tayo sa fertilizer mga kabaro. Kung makikita nyo mga kabaro, ang tataba ng ating mga ampalaya mga kabaro, tignan nyo naman. So ang fertilizer natin mga kabaro ay Yara at saka 1846. So yan yung ina-apply namin mga kabaro. So comment down below lang mga kabaro kung ano yung mga ina-apply ninyo para magkaroon din kami ng idea at magka-share yung mga every idea natin. So ito lang yung ano mga kabaro. Magtulungan lang tayo mga kabaro para tayo lahat mag-asenso. So sa ano mga kabaro, kung maliit pa lang yung mga ano nyo, ampalaya nyo mga kabaro, yung bagong tanim pa lang, so sa immunization mga kabaro, mag-apply lang kayo ng Actara. So Actara yung ina-apply nyo. So sa mga bagong nagtanim dyan, so applyan nyo ng mga Actara yung bagong tanim na ampalaya nyo mga kabaro para yan ay ano, ma-immunize. So sa foliar pala mga kabaro, para munti ko na makalimutan, Crop Giant pala mga kabaro. So isa din yung ginagamit namin, Crop Giant mga kabaro. So yan yung mga ginagamit namin mga kabaro, Crop Giant. So sa ano naman mga kabaro, sa iwas yung mga lampinig, yung mga bees, so gumagamit kami ng Supernet sticker para doon sila dadapo at hindi sila dadapo sa bunga mga kabaro. So ayan mga kabaro, mapapansin nyo mga kabaro, walang masakit yung ampalaya natin mga kabaro. So papakita ko sa inyo mga kabaro. So nandito tayo mga kabaro, may yung tatay ko nag-pruning ng ano mga kabaro, ng dahon ng ampalaya. So ganyan lang yung pag-pruning namin mga kabaro, para yung tubig na sinisipsip ng ating ampalaya ay pupunta sa bunga mga kabaro. So almost 30 years mga kabaro na ginagawa namin to, nagtatanim kami mga kabaro. So kabisado na namin yung ginagawa namin mga kabaro. So ayan yung mga ano natin mga kabaro, mga yan ang lalaki mga kabaro. So ganyan lang yung pag-pruning mga kabaro. Para madali lang yung pagtrabaho. Kunin yung mga ano, mga dahon tsaka yung mga sanga na walang gamit. Para ang tubig na sinisipsip nila pupunta talaga sa bunga at saka yung mga vitamins na ina-apply natin. So ayan nga mga kabaro, bagong pruning yung ano natin, ampalaya natin mga kabaro. At importante din na ano, pruningan nyo yung mga ampalaya nyo mga kabaro para yung sinisipsip nilang tubig pupunta sa bunga mga kabaro, hindi sa dahon. So ayan mga kabaro, bagong pruning. So
Lahat yan, na-pruning na mga kabaro. Ayan. So, makikita nyo mga kabaro, wala talagang sakit. Sa awa ng Diyos, walang sakit yung ating ampalaya mga kabaro. Ayan. So, bukas mag-harvest kami mga kabaro. So, gagawa akong video bukas kung ilang kilo yung makuha natin. Ayan mga kabaro. So, pangalawang harvest mga kabaro, ang lulusog nila mga kabaro. At ayan mga kabaro. Malawak 'to mga kabaro. Pero sayang mga kabaro, wala tayo talagang ano. Drone para makita ang hole na talagang ampalaya farm natin. So, ayan mga kabaro. Yung mga bagong sibol na ampalaya mga kabaro. Ang lulusog. So, yan yung resulta sa ating mga ina-apply mga kabaro. Ayan. Na-apply natin mga foliar sa ginamit natin mga insecticide. Ayan mga kabaro, yan yung resulta niya. So ngayon mga kabaro, ituro ko kayo sa aming ampalaya farm. Kasi malaki-laki rin to mga kabaro, mga 4,000 na puno at saka sa kabila nasa 4,000 din. So isa lang masasabi ko mga kabaro, kung tayo'y mag-sikap, tayo'y aasinso talaga mga kabaro. Ayan mga kabaro. Ayan. So, malaking kaibahan talaga mga kabaro nung unang video natin. So, wala talaga tayong makitang bunga. Ngayon, ang dami ng bunga mga kabaro. At saka, ang lalaki pa oh. Good size mga kabaro. Ayan mga kabaro. At para masuportahan talaga sila ng maraming tubig mga kabaro, para magkaroon ng sapat na tubig mga kabaro, gumawa kami dito sa gitna ng tangke ng tubig, banyo. So ayan mga kabaro, ayan yung ginawa namin para ano lang, simple lang yung pag-igib ng tubig. Hindi na tayo igib doon sa malayo. Dito lang tayo sa gitna mag-iigib. So, ayan mga kabaro yung mga ano niya. Ayan o. So, mga bulaklak niya. Ang dami niyang bulaklak mga kabaro. So, hopefully, magkaroon pa ng bunga to mga magkaroon pa ng maraming bunga to mga kabaro. Ayan o. So, ayan mga kabaro, itutur muna kayo dito sa ampalaya farm namin para makita nyo ang mga ano dito mga kabaro. Ayan. So, isang block mga kabaro, puno ng bunga. Ayan. Halos lahat ng block mayroong bunga mga kabaro. So yan yung pangalawang ano namin mga kabaro, yung magkasunod kasi ito mga kabaro, ito yung nauna at mayroong nakasunod. May bunga na rin yan mga kabaro pero maliliit pa. So dito mga kabaro, ano na, malalaki na. Pangalawang harvest na to. So, yan mga kabaro. So, punta din tayo doon sa kabila. Mapapansin nyo naman mga kabaro, may daanan tayo sa gitna. Easy access to mga kabaro. Dito tayo dadaan. Para kung mag-harvest tayo, hindi tayo mahihirapan. At kung magdilig tayo mga kabaro, hindi rin tayo mahihirapan. Kasi
nandito lang yung banyo natin, yung tubigan. At saka may tubigan pa doon sa kabila. So, easing-easy lang yung pagtrabaho natin mga kabaro. Hindi tayo mahihirapan talaga. Ayan mga kabaro. Halos lahat ng block talaga mga kabaro. Puno ng bunga mga kabaro. So ito yung resulta sa ginagamit natin na fertilizer. So ito yung mga fertilizer, foliar, fungicide, insecticide natin ginagamit. So produkto sa Bio Agronica Products mga kabaro. So ayan. So comment lang kayo doon sa baba mga kabaro kung kayo'y nagtatanim ng ampalaya. At i-share din ninyo yung ano niyo mga idea ninyo para magkaroon din kami ng idea at kami na may mag-share ng mga idea namin dito. So ayan mga kabaro. Oh, tignan niyo mga kabaro. Dami. Yan mga kabaro. So, kung ganito mga kabaro, ito yung inaatake ng tinatawag namin dito sa amin, yung bees, lampinig. So, ang solution lang dyan mga kabaro, yung super net. Yung parang mabango. Ilagay nyo sa bote para dun didikit yung mga bees, yung mga lampinig. So yan lang yung ano mga kabaro, solusyon dyan sa lampinig, sa mga bees. Ayan mga kabaro. Mga 5 block pa yata yung na-tour natin mga kabaro. Hindi pa natin na... So ito pala yung ano mga kabaro, is twist seed yung ginagamit natin. Ito yung mestiza ipuan. So ang lakas magbunga itong sa is twist seed mga kabaro, mestiza. Noon mga kabaro, meron yung unang labas na ampalaya na seeds, yung tinatawag na Jidstar. At may nakasunod yung Galaxy, at ito yung nakasunod, mestiza. So ang diferensya ng mestiza at Jidstar at Galaxy mga kabaro, yung Jidstar mga kabaro, maraming bunga pero medium size mga kabaro. Gaya rin nito mga mestiza mga kabaro. Kaso, nag-peace out yun. Hindi na wala ng buto na binibinta na Jidstar. Pagkatapos, nandun na kami sa Galaxy. So, yung problema sa Galaxy mga kabaro, ang lalaki mga kabaro, malalaki. Magreklamo yung ano namin mga kabaro, yung pinagbibintahan namin kasi masyadong malaki. So dito sa mestiza mga kabaro, ito yung talaga yung maganda. Medium size lang talaga siya mga kabaro, sakto yung laki niya at haba. Ayan mga kabaro, ayan. Ayan mga kabaro. So kita nyo yung structure natin mga kabaro. Yari sa kawayan. At saka sa nylon rope. At saka nylon. So hindi ito ordinary na nylon lang mga kabaro na pinag ano lang. Itinali-tali lang. Ginawa talaga namin to mga kabaro. Tignan ninyo. Ginawang net talaga to mga kabaro. So kung gusto nyo matuto na magtahi nito mga kabaro, PM lang kayo sa akin mga kabaro. Ayan mga kabaro. So pasensya na kayo mga kabaro, hindi pa namin linisan tong block mga kabaro kasi
inuuna muna namin yung pag-pruning, pagkuha ng mga dahon, mga kabaro. So yun nga ang update ng ating Ampalaya Farm, mga kabaro. So sana'y may natutunan kayo at nagkuhang aral sa ating video, mga kabaro, at idea para sa inyong pagtatanim ng ampalaya. So sana na may nakatulong ako sa inyo, mga kabaro, at na-share ko yung mga ginagawa namin dito. So hindi naman ako mga kabaro, expert dito. So based on experience lang tong namin, mga kabaro, idea namin. So sa tagal namin nagtatanim, ito na yung na-experience namin. So alam namin yung mga i-apply. So yun lang, mga kabaro, at maraming salamat sa inyong suporta. Sana manood pa kayo palagi ng videos ko. At huwag niyong kalimutan mag-like at mag-comment, mga kabaro. So yun lang, mga kabaro, maraming salamat. At hanggang sa susunod na video, mga kabaro. So bukas mag-harvest tayo, mga kabaro. So ayun, mga kabaro, God bless.